Tara. Ang God, nagbabalik na naman. Medyo, esensya na sa boses. Hindi ko alam bakit in my background, yung electric fan yun. So, bear with me guys. And, time check, it's 7:45 p.m. Texas time. And it's May 1 here. 2018. So, ayun nga guys. Wala lang, gusto ko lang sanang may gusto lang sana akong sabihin. This is really palaging problema to ng mga palaging problema to ng mga tao na mga nasa abroad. So ito yung tinatawag nilang real talk, quote unquote. So, yun nga. Hindi ko maintindihan kung bakit ang tingin ng iba, hindi ko maintindihan kung bakit ang tingin ng ibang mga tao or specifically Filipino. Na kapag ka, ang kapwa nila Filipino is nandito sa ibang bansa, is akala nila is marami ng pera, humahalo kayo na ng dolyar-dolyar na pera sa ibang bansa. Or, sabihin na natin na mayaman na, milyonare na. Noon, hindi ka kakilala, pero, pagka nakapag-ibang bansa ka, aba, kilala ka na kagad! Alay mo yun, bigla ka naging famous sa kanila. Bakit kami? Kasi nga, ayun nga, nasa ibang bansa ka. Guys, hindi madaling kumita ng pera dito kung tutuusin. Sakripisyo lang ang ginagawa ng mga tao na nasa ibang bansa. Specifically, OFW. At, hindi nyo lang kasi alam, pero I suggest, try nyo rin kayong mag-abroad para ma-feel nyo rin kung ano yung na-feel namin mga nasa abroad. Hindi yung hingi kayo ng hingi. Makakaalala lang naman kayo eh, kapag kahihingi kayo. Diba? Maaalala nyo lang naman kami kapag may kailangan kayo. Pero pag wala kayong kailangan, naalala nyo kami? Naalala nyo ba kami? Hindi, diba? Lalo na kapag may birthday. O kaya naman, Pasko. Diyos ko. At ito pa, sa pilitan talaga, ano yun, naniniga? Para lang mabigyan? O ganun. Pangit naman ang ganun eh, di ba? Bakit hindi mo kaya hayaang kusang magbigay sa'yo? Di ba? Nang mas masarap kasing feeling ng ano eh, ng ikaw yung binibigyan sa ikaw yung namimilit. Alam niyo yun? Ako lumaki ako ng ganito. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na hingi lang hingi. Laging sinasabi yung lalo na ang nanay ko, lagi sinasabi ng nanay ko na mahiya kayo. Huwag kayong hingi ng hingi. Huwag niyong antayin na may masabi ang tao sa inyo. Pag binigyan kayo, salamat. Pag hindi kayo binigyan, salamat. Kaya kinalakihan ko yun. Kinalakihan ko na kung ano lang yung ibigay sa akin. Or siguro, kung hingan man kita, super close na kita. Pero sa akin, hindi yun yung talagang namumersa ako para manghingi ako sa'yo. Pwede baka naglalambing ako, oo. Which is, alam ko rin ang pakiramdam ng nasa ibang bansa, especially nung nandito na nga ako sa ibang bansa. Diba? At isa pa, guys, sana yung mga ngamusta lang para manghihingi, huwag ganun. Tapos, uutang, tapos kalimot. Sorry ah, tabi-tabi. Hindi ko naman, wala naman akong pinatatamaan o kung ano man. Pero ito, in general to, hindi lang naman ako nakakaranas nito. Nararanasan din to ng mga ibang nasa ibang bansa. So, akala nyo ba hindi nakaka-stress sa amin yan? Yung hihingi kayo ng pera sa amin, o hihingi uutang kayo, or sapilitan kayo manghihingi ng regalo? Huwag ganun. Kasi, hindi maganda. Hindi maganda at hindi nakakatulong sa mga taong katulad namin. Especially nga ako. Ako, sa kondisyon ko, na ganito, actually,
I'm still praying naman eh. Alam ko naman na pagagalingin ako ng nasa itaas. Pero, hindi ako, naiiyak ako guys, pero ayoko magdrama. Alam mo yun. ang akin lang is, mahalin naman natin yung mga pamilya natin nasa ibang bansa. So, yun nga, mahalin naman natin yung mga pamilya natin, kamag-anak natin, kaibigan, na mga nasa ibang bansa, hindi yung hinihingi tayo ng hindi. Isipin din natin kung ano bang kalagayan nila din. Kamustahin naman natin sila. Para naman, maramdaman din naman namin na mga nandito sa ibang bansa na hindi lang sana nangangamusta kayo dahil sa kailangan nyo ng pera o kailangan nyo ng regalo. Sana mabigyan din kami ng pagpapahalaga, mabigyan din kami ng halaga, di ba? Actually, siguro, masaswerte na yung mga ano, yung ibang mga nasa ibang abroad na yung walang masyadong problema na katulad ng mga iba, di ba? Ako, katulad ko, ako kasi I'm having a skin condition. Plus, I have an alopecia areata. That's why I'm always wearing a hat. So, don't worry, guys. Last year, I have an interview sa Channel 7 sa Real Time. And next video, maybe next video ko, papakita ko sa inyo. Pero ipapakita ko rin sa inyo just to inspire people, hindi para maglabang. Ano bang ipagayabang ko? Wala rin naman ako. Hindi naman ako mayaman. hindi rin naman ako maganda. So, ang tanging meron lang ako is mga anak. Magulang na sumusuporta. Moral support, ganun. Kapatid, ganun. Na lagi nandiyan sa tabi ko. Mga ganun ba? So, bago ako maiyak ng bonggang-bongga dito, mga friends or mga beshi, mga mansi, whatever, mga kalakwatsera. So, ang akin lang is, bigyan natin ang pagpapahalaga ang pamilya natin. Huwag lang puro pera. Huwag puro hino. Huwag puro... Alamin din natin yung kondisyon nila. Tamang pinagdadasal nyo nga na gumaling na o pinagdadasal nyo na mag-ingat. Pero ang pinaka main purpose pa rin ng iba is mangutang, maghingi. Alam yun. Ang dami-dami pang dahilan. Diba? Oh, tabi-tabi, ayoko may matamaan. Pero kung tatamaan ka, bahala ka. Ang sa akin daw, gusto ko lang ilabas yung sama ng loob ko na... Ganito kasi yung nararamdaman ko palagi. So, wag naman ganun guys. Ang hirap eh. Ang hirap-hirap sa amin. Tandaan nyo yan. Sa ulit-ulit na yata ako. And gusto ko lang na ma-inspire yung mga tao na makakapanood nito. At malaman din nila na alam nyo na hindi madaling mag-abroad. Oo, malaki ang kinikita sa abroad. Pero, malaki rin ang sakripisyo namin. So, yun lang. And I'm hoping na sana palagi niyong maisip yan. Mabuti nga kayo na nandyan sa Pilipinas o nandyan sa lugar ninyo. Lumabas lang kayo ng bahay. Makaka-release na kayong stress. Dito sa amin, hindi. The more na malaki yung kinikita mo, is the more yung mas malaki rin yung expenses mo. Noon, hindi ako naniniwala dyan. Pero nung nakarating ako ng abroad, saka ako napatunayan sa sarili ko na totoo pala. At hindi sila nagsisinungaling yung mga nagsasabi na malaki ang sahod, malaki rin ang expenses. Akala ko, hindi totoo yun. Pero, sabi ko nga, try nyo rin mag-abroad para malaman nyo kung ano ang feeling, kung ano ang sakripisyo ng bawat isa. Kasi hindi lang naman din nanay o hindi lang din naman yung taong nasa abroad na nagsasakripisyo eh. Pati rin yung mga naiiwan sa Pilipinas, naiiwanan nilang pamilya sa Pilipinas, nagsasakripisyo din.
So, both ways nahihirapan. Alam niyo yun. So, ayun nga, siguro, dito ko na muna tatapusin yung, ano, yung usapan na to. And, so, that's it for today, guys. And, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Para mag-subscribe ka na and then click mo yung bell para kapag mag-upload ako ng new videos is manonotify ka. And don't forget to like this video, comments, and share mo na rin sa mga friends mo to inspire them. Kasi iba pa rin yung may mga mapapanood sila na nakaka-inspire. I'm hoping yun sana nakaka-inspire or may ma-inspire ako sa video nito. However, alright guys? Okay, nabubulol na ang bala nyo. So, once again, this is Mina Ninyala Cochera and bye for right now!